Hello guys! Today's video, panibagong tutorial na naman ituturo ko sa inyo ngayon. Ito ko pa paano ko mag-livestream sa aking PlayStation 3. Kasi sa PS3, kailangan pa ng game capture card. Di katulad ng PS4 na may naka-built-in na siyang livestreaming na sa mismong PS4. Wala kasi tayong mga mahal yun eh, game capture card. Bali ito guys, simpleng livestream lang na tech na ginawa ko para lang may livestream natin kung may mga PS3 kayo guys. Kung gusto nyo rin i-livestream. Kailangan nyo lang guys ng dalawang cellphone, isang malupitan na pang live stream at isang cellphone na gagamitan natin ng camera para kita rin yung face natin during our live stream para malupit din guys. Pwede guys, ito lang da-download nyo guys. Streamlabs app siya para makapag live stream tayo at saka ang ating cam on live streaming. Ayan guys, download nyo lang guys, tuturo ko sa inyo guys. Pero bago lang sa mag-subscribe ka sa channel ko, hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng tutorials ko at game live stream ko guys. And join na kayo sa channel ko para sa live stream ko. May mga special emojis kayo dyan guys. Thank you guys, stay tuned lang guys. And hit the like button kung nagustuhan nyo itong video ito. Intro muna tayo, let's do this guys. Hello guys, bali ngayon nandito tayo sa Android phone natin. Para ma-download natin yung cam on live streaming, punta tayo sa Play Store. Tapos click lang natin itong search button. Cam on live streaming. Yan guys. Search nyo lang. Bali guys, tandaan nyo lang yung icon. Yan yung itsura niya, cam on live streaming. Install na natin. Napakaliit lang yan guys. Install lang natin. Yan, nag-installing na. 7.2 MB. Yan, naka-install na. Open na natin guys. Yan, welcome to Come On Live Streaming. Agree lang natin. Streaming. Next. Allow. Allow lang natin guys. Okay. Bali guys, ito na. Ayan, kita niyo yung screen ko. Bali, ayan guys. Ayan yung da-download lang natin. Bali, ayan na. Tapos, click nyo lang guys itong settings. Tapos, punta kayo sa camera. Dapat, check nyo guys yung inyong input device. Gagamitin natin yung front. Siyempre, yung gagamitin natin sa facecam natin sa pagla-live. Camera 1, front facing. Tapos yung resolution, siyempre, camera lang naman. Baba lang natin, guys. Okay na tong 320 by 240. Yan, guys. Tapos pag okay na yan, back nyo lang. Punta kayo dito sa MPEG, MJPEG. Yan, speed 25 lang. Okay na yan. Quality 75. Okay na rin yan. Back nyo lang, guys. Tapos punta kayo sa pinakababa. Sa information. Yan, main local network address. Bali guys, ito yung kokopyahin nyo doon sa phone na gagamitin nyo pang live stream. Itong HTTP. /video/MJPEG. Yan guys, so may notebook at ball pen, sulat nyo yan guys para matandaan. Hirap tandaan yan. Isulat nyo na lang guys. Para yun lang po ating ilalagay doon sa ating app sa Streamlabs. Bali ganun lang guys. Balik tayo. Okay na guys yan. Hello guys. Bali download na natin yung ating pang live stream. Yung ating Streamlabs. Bali guys, na-download ko na siya. Open lang natin guys. Open natin. Yan bali. Signing into Streamlabs. Bali guys, naka-sign in na ako. Yan. Okay ka na. Naka-sign in na ako dyan. Bali pag hindi ka pa sign in, pipili ka doon kung YouTube, Facebook, Twitch, Mixer, kung saan ka magla-live stream. Bali, ang una nyong gagawin, guys, ganito lang kasi siya. Click nyo lang itong nasa taas na ito sa left upper corner. Tatlong guhit. Click nyo lang yung editor. Tapos, yan, guys. Tanggalin ko muna. Bali, yan. Naka-layer lahat yan, guys. Ile-layer nyo lahat. Yung inyong screen. Kung gusto yung screen nyo. Pag-screen, pag naglalaro ka ng mga Android phone game. Bali ngayon, gagawa tayo ng trick para makapag-livestream tayo sa atin sa PS3. Click nyo lang itong tatlong dot. I-close nyo muna. Ayan.
Tsaka itong to. Ito yung mga ginawa ko kanina eh. Those natin. Yan bali. Ang ilalayer natin guys. Una. Para magkaroon tayo ng ano. Ay yung ating camera na gagamitin para sa facecam. Gamit ang ating second na cellphone. Bali. Mag-a-add lang tayo guys ng widget. Tapos, custom URL. Bali guys, dito nyo itatype yung numero kanina na lumabas sa inyong cellphone na gagamitin na pang facecam. Bali, tatanggalin nyo lang guys yung S dito kasi walang S yun. Bali, kopyahin ko lang guys. 192. Slash video slash mjpeg. Ayan. Ayan guys. Back nyo lang. Add. Bale, yan na. Hello guys. Bale, gaya na. Na-type ko na yung lalabas. Bale, hindi nalabas yung aking video facecam. Gagawin nyo lang guys. I-back nyo lang. Tapos click nyo yung Streamlabs. Yun, nandun na tayo. Pasok na. May oras lang talagang delay ha. Medyo mabagal guys. Tabi lang natin dito sa baba. Tapos ang gagawin natin dyan, ilalayer natin ang ating camera. Yan. Bakit? Lalito yung camera ko. Yun ako men. Ako yung nasa baba. Medyo delay lang talaga yung camera sa baba. Dali, bakit gaganunin natin? Para yan na natin, i-live natin to. Habang nasa baba ako, naka-live yung ating PS3. Bali, ganun lang guys. Papakita ko sa iyo, back natin, i-check natin. Ayan. Ayan, nandun ako sa baba. Ganun lang guys, para i-live gamit ang Streamlabs tsaka yung ating cam on live streaming. No guys, bali yun ako. Yan guys, ganun yung tsura niya pag magla-live tayo. Pwede na yung facecam mo. Yan, lalaro tayo. Bali, hindi pa naka-live. Para mag-live yan, click mo lang itong. Yan, tapos click mo lang yung upcoming event start. Ah, hindi yan. Pipili ka dyan. Yan, create event and new broadcast. Yan lang guys, i-click mo lang yun para mapag-live ka. Thank you guys, ganun lang. Thank you. Bali guys, ito yung live ko doon sa PS3 natin, maikli lang. Ayan. Yun lang. Ganun lang guys. Thank you. Hello guys. Ganun lang kalupit yun. Kung paano tayo mag-live stream sa ating PS3 gamit lang ating dalawang phone. Bali yung siyempre, kailangan natin malupit na pang live stream at saka isang simpleng phone lang na gagamitin natin ng ating facecam pang gamit natin sa ating camera during our live stream. Ganun lang din yun guys sa pag live stream sa Android phone. Sa Android phone, naka-screen lang yung atin. Para yun yung nakikita natin sa live stream. Ang ginawa naman natin, ginamitan natin ng camera. Yun ang ginawa nating screen para mag-live stream tayo sa PS3 guys. Kung wala kayong capture card, at syempre sa PS3, kailangan mo pa na malupit ang capture card at PC para makapag-live stream. Dito guys, napakasimpleng trick lang yung ginawa ko. Sana gusto niyo guys, please subscribe to my channel, Rise Play TV, and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng live streams and tutorials ko. Hey guys, bye-bye!